Ang headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Anong atin dyan, Pop Slurd? Wala naman. Okay. Alala mo, Players Cologne. Players Cologne dati. Players Cologne. Hi, I'm Greg from Nebraska. Mga ganyan. Oh. Ito, taga Nebraska din. Ito si Private William Walter Grayson, isang sundalo from Nebraska na na-assign sa Pilipinas noon, mga Pops. Noong Pebrero 4, taong 1899, siya yung isa sa mga nakabantay sa area na kontrolado ng mga puwersang Amerikano sa bandang Santa Mesa. No? Alas 9 ng gabi habang nagpapatrolya, may napansin si Grayson na paparating na apat na lalaking Pinoy. At winarningan niya ng, "Halt!" Pero hindi raw tumigil ang mga Pinoy. May ibang kwento na baka lasing pangaraw. At sumagot yung isang Pinoy ng, "Alto!" Nang hindi raw tumigil ay doon na nagpaputok si Willie Grayson. At ang putok na yon ang naging hudyat ng Filipino-American War. Nangyari daw yan sa tulay na nagdudugtong sa San Juan at Santa Mesa. Yung sabi lang sa akin, papunta sa mga motel, Pops. Mm-mm. Pero may mali, Pinoy History Edition. Taong 2004, sinabi ng National Historical Institute o NHI na hindi pala doon nangyari ang pagputok, kundi sa kanto ng mga kaling sosiego at silensyo dyan din sa may Santa Mesa. Kaya nilipat na lang marker, pero sa angmang lokasyon yan. Ang isang makasaysayang putok na yon sa araw na to, ika-4 ng Pebrero, ang siya ring tumadhana sa Amerika bilang isang imperialistang puwersa. At ang pagsakop sa Pilipinas, sa pananaw ng noong US President William McKinley, ay espiritual na obligasyon nila. Benevolent assimilation kumaga. At matapos na yung ibenta ng Espanya sa Amerika sa ilalim Treaty of Paris sa presyong $20 million, tayo din ang urig na Vietnam, tayong urig na Iraq at Afghanistan. Tawag natin ay Filipino-American War, pero sa perspektiba ng Amerika, ito ay isang insurreksyon, pag-aaklas, rebellion. Gets yung mga Pops? Sa kanila tayo mga rebelde at tulisan. Nagtapos yun ang digmaan ng July 4, 1902. Bilang ng mga Pinoy na namatay, mahigit 200 hanggang 600,000 o posibleng higit pa, karamihan pa dyan, sibilyan. Bilang ng mga patay na Amerikano naman, nasa bandang 4,390 lang naman. Ayon sa journalist Stanley Carno, sa aklat na In Our Image, masusukat daw natin ang tindi ng pinsala ng Film War sa Pilipinas. Sa bagay nito, bumaba raw ng 90% ang populasyon ng Kalabaw. At walang kinalaman dyan, ang larawang ito ng first American civilian governor general ng Pilipinas. At kalaunin naging 27th US president, si William Howard Taft. Nasa taas sa 6'2 at timbang na lampas 300 pounds, ay nagmukhang laruan na tuta ang Kalabaw. Oh, pero ano raw yan? Fake daw yan eh. Oh. At yan ang headlines on history ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita.